Maligayang pagbabalik mga tol, pag-uusapan po natin ngayon ang reaksyon ni Sean Gibbons kay Naoya Inoue. Ayon sa naunang balita mga tol, nagbigay ng komento si Naoya Inoue kay Casimero. Sinabi niya there is no qualification for someone who avoid doping test. Dahil sa komento ni Naoya Inoue, nagalit na rin si Sean Gibbons, minura niya ang Hapones. Casimero is enrolled in BADA, so shut up and keep running like Donaire. Sabay pinakita ni Sean Gibbons ang mensahe galing mismo sa BADA. Sinabi ng BADA mga tol, naka-enrolled na si Casimero para sa darating na laban sa August 14. Sinabi pa ni Sean Gibbons, hayop na pagong, isang duwag na pagong. Ito ang reaksyon kay Naoya Inoue mga tol na supalpal tuloy ang Hapones. Nakisabit lang sa isyo kaya nakatikim kaagad. Nagpaiwatig na rin ng isang mensahe si Guillermo Rigondo tungkol kay Nonito Donaire. Nabalitaan ni Rigondo ang nangyari kay Donaire versus Casimero. Nabasa niya ang isang post ni Donaire tungkol sa BADA at pagkansela ng laban. Kaya sinabi ni Guillermo Rigondo, nakahanda daw siya lumaban kay Donaire. Walang halong kalokohan at purong respeto ang ibibigay niya. Pagdating naman sa laban, ipapakita daw lahat ni Rigondo ang makakaya para mapasaya ang mga fans. Bakit kaya si Donaire pa ang hinamon mga tol? Bakit hindi niya sinabi na dapat ituloy na lang ang laban kay Cuadro Alas? Kung matatandaan po natin, nagpunta si Casimero sa Amerika para pagandaan ang laban niya kay Guillermo Rigondo. Pero biglang nabago ang lahat, pumasok sa eksena si Nonito Donaire. Sinabi na rin ni Donaire mga tol, siya mismo ang gumawa ng paraan para makalaban si Casimero. Kaya dapat batas daw niya ang masusunod sa laban. Pero nagkaroon ng issue sa BADA at pag-disrespect daw sa pamilya ni Donaire. Kaya siya na rin ang nag-cancel sa laban. Lumalabas na si Casimero pa ang lugi dahil malaki daw sana ang kikitain niya laban kay Donaire. Pero hindi naman inaasahan ni Casimero na makalaban niya si Donaire mga tol. Biglaan ang nangyari matapos manalo si Donaire laban kay Nordin Obali. Wala sanang gulo sa darating na laban ni Casimero kung natuloy kay Guillermo Rigondo. Nakafocus na sa training pero nagkaroon tuloy ng konting abala para sa August 14. Kung hindi maayos ang laban kay Donaire mga tol, sino na ngayon ang kalaban ni Casimero? Sayang naman ang paghahanda ni Cuadro Alas, nakahanda pa naman magpalipad ng panga. Kaya sana matuloy pa rin kay Donaire mga tol, isang history ito sa mga Pinoy boxer. Kahit sino ang manalo, bandera pa rin natin ang iwagayway pagkatapos ng laban. Pero marami talagang nag-aabang sa laban ng Casimero versus Naoya Inoue. Ano ang masasabi nyo dito mga tol? Hanggang dito na lang po tayo. Maraming salamat po.